Mahigit 140 mga kabataan ang nakisangkot sa clean-up drive at iba pang programang nakapaloob sa Central Oriental Mindoro District Youth Alive ngayong taon. Alamin ang pangunahing layunin ng gawaing ito kasama ng mga pagsubok at karanasang kanilang dinanas sa balitang hatid ni Jeren Latumbo. Ang plinanong parade at clean-up drive na isakatuparan ito Biyernes ng umaga sa kalapit na barangay ng kanilang venue sa Sunrise Beach Resort, Pili, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Sa pagtutulungan ng higit 140 mga kabataan, sila ay nakalikom ng 12 garbage bags at ipinagkatiwala sa barangay ang mga ito. Bukod dito, sa pangunguna ng kanilang district pastor, Pastor Dong Mangayaw, at ng kanyang asawa, Ma'am Joy Mangayaw, gayon din ng District AY President Casey Fomorcan, kaakibat ng temang Filtered SDA Youth Be Like, layunin ng programa na hubugin ang mga kabataan sa kristyanong pamumuhay na filtered sa mga moderno at makamundong gawain at kaisipan. Ang ating Youth Alive ay merong team na Filtered SDA Youth Be Like. Ito ay aming pinili dahil alam namin na sa gitna ng ating mundo, ang mga kabataan ngayon ay talagang maraming mga pinaniniwalaan, lalong higit sa social media. Dapat sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating sasabihin, iisipin, dapat lahat yun filtered, lalo na ng salita ng Panginoon. Tunay na matagumpay ang isinagawang programa dahil sa mga hindi inaasahang mabubuting bagay na nangyari sa isang linggo. Marami tayong hamon na naranasan, pero hindi yung naging hadlang para tayong lahat ay sumuko, kundi tayo ay bumangon uli at naging matagumpay ang ating Youth Alive 2022 sapagkat nandiyan ang Panginoon upang tayo tulungan, purihin ang kanyang pangalan. Yung dedikasyon ng mga kabataan, ganun din naman ay sa tulong ng ating pong magiting na pastor ng Com District at sa mga churches na nagbigay talaga ng kanilang suporta, nagkaloob ng kanilang mga finances. Ito ay hindi magiging matagumpay kundi sa pamamagitan ng kanilang presensya, sa pamamagitan ng kanilang suporta. Dahil ang programa ay naging bukas para sa mga non-Adventists, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagdesisyon ang dalawang kabataan na magpabautismo noong hapon ng Sabado. Mas napalapit po ako sa ating Panginoon kasi dati po ay yung may problem po ganun, pero doon na part na nadinggit mo aking panalangin. Samantala, pinasiyahan ng iba't ibang mga directors mula sa South Central Luzon Conference ang mga activities na isinagawa nila araw-araw. Sa pangunguna ng SCLC Youth Director, Pastor Zaldi Estrada, at ng Health Director, Pastor Exper John Fegalan. Isang makabuluhan at hindi makakalimutang karanasan ang pinagdaanan ng mga kabataan. Ang lahat ay papuri sa Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Jeren Latumbo, Hope Today, and PUC News.